So ayun mga ka-fish da, no? Gandang araw sa inyo lahat. At 500 subscribers na po yung channel natin. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel, ano? Yung mga simula nung pagsimula pa lang nandiyan na. Shout out tayo kay kay Boss El Nino. Yan, since pagkasimula pa lang ng channel ko, yan nagsusuporta na talaga yan sa akin. Kay Marco Anos. Yun, shout out sa iyo, idol. Then shout out natin yung mga kapwa natin, Palawenyo anglers na YouTuber din, yung Fish Hunter at kay Prince Pudidi. Yun, shout out sa inyo mga master. Yun, shout out din nga pala sa Palawan Anglers Buddies and sa Palawan Anglers Club. Yun. So ngayong araw, wala tayo sa dagat, ano? Napapansin naman, nandito tayo sa bahay namin, nandito tayo sa kwarto. May isang bagay lang ako nituturo. Yung ituturo ko is yung ginagamit ko ng pamingwit pag nasa laot, no? Handline man or naka fishing rod at naka fishing reel, ano? So, simulan natin. Ayan guys, kung nakikita nyo, yung gagamitin natin dito is itong, ano na ito, itong malaking kawil na to. Actually, kadalasan yung kawil na ito is ginagamit pang tambakol, tuna, or pang mga malaking isda. Rumpi, tangingge, liplipan, basta mga malalaking isda. So, unang-una, paano tayo magtatali ng kawil? So, karamihan ng mga kawil na mabibili natin is either yung may butas dito o flat yung ulo. So, ito, kasi ito, ginawa lang to. Stainless steel, stainless lang to. Stainless na bakal din ginawang kawil. So, flat siya, flat head siya, na may butas. So, unang, ano, is yung ginagamit natin, paano natin itatali yung flat, yung ulo na kawil. So, una, ganito, kailangan mo gawin to, yan, doble, then, papatong mo dito sa harap. Diba, ganyan, then, ipiti mo to. Ito, imintay mo lang to dito, ganyan, one, dito pa rin siya sa taas dapat. 2 3 tatlo lang yan, dalawa o tatlo. Then itong natitira is kukunin mo yan at isusuot dito sa butas na to. Yan, kunin mo, then hilain mo to, hilain hanggang sa humigpit. Yan, hilain. Maglalak na yan siya dyan, di na yan matatanggal guys, di na yan siya matatanggal dyan. So yun, yan. Then, mamaya natin i-ano kung paano siya ikakabit ng rig na. Pagtali lang muna. Yun. So, ganun lang itali guys. So, yung next is yung may butas. Pag may butas, yung ginagamit kong nut dito is uninut. Paano nga ba itali yung uninut? So, ipapasok natin siya dito sa butas na to. Yan. Pagpasok mo dyan, hilain mo to. Yan. Itong dalawang to, wait lang ha, itong dalawang to, gumawa ka ng loop, yan, ganyan, then, 1, 2, 3, tatlo lang rin, hilain yan. Pag nylon ang gamit guys, kailangan babasain yan ng laway nyo, or ng tubig dagat, or ng tubig, pero kadalasan ginagamit talaga is laway, kasi, pag hindi nyo ginawa yun, pag higpit nya, di ba higpit na. Then, hilain yan. Hilain yan, dudulas yan, pababa. Dudulas yan, pababa ng ganyan. At maglulak na. Higpit yan, tali na yan guys. Yan yung madalas kong ginagamit kapag nagtatali ng lure o ng yung may butas na kawil. Yan. Then, putulin na lang to. Yun. Ganun, yun yung dalawang paraan ng pagtali natin ng mga kawil, no? So, next is yung rig na natin. Unang rig na ginagamit ko pagdating sa, so, dun, simula muna tayo sa mababaw na lang. Sige, mababaw. So, ganito. Pag sa mababaw, ganito yung rig na ginagawa ko. So, ito yung leader line ko. Diretso na to sa main. Dito, ito. Direct sa swivel.
leader line swivel, then papunta sa main line. Then ito, ito yung sinker ko, lead sinker na may butas. Papasok ko yung line ko dyan, yung leader line ko, walang stopper, no? Yan, Texas rig ang tawag dito. Ito yung ginagamit ko pag mababaw, na mababaw yung kinakawilan at naka fishing rod. Yan, tapos itatali na natin tong kawil dito. Yun, ganyan. So, yan. Ganyan itsura niya. Diba? Ganun. Yan, yung ginagamit natin pang mababaw. Then, next is yung paborito natin pag nagbo-bottom fishing tayo sa medyo malalim-lalim na part ng dagat, no? Yung high-low rig. So, ito ginagamit natin yung dinidiretso na lang natin bagsak yung line natin sa dagat kasi malalim na nga. So, ito. Ganda siya. Ito yung hook natin. Tatali na naman natin to. Yan. Ganito siya. Then, maglalagay ka lang ng probably mga ilang inch kaya. 5 inch na line. Then, maglalagay ka ng overhand nut. Yung ganyan lang, overhand nut. Ang purpose niyan is ganito. Overhand nut. Ito na yung ating pinaka leader line papunta sa main line, no? Ito. Ito yung papunta ng main line, ito yung pababa natin na ganyan. So, dito sa ilalim nakabit ang sinker. So, yung ginagamit natin dito ng sinker is malalaki na, no? Madalasan yung mga pinuputol na steel bar. Kasi medyo malalim-lalim na yung kinakabila natin, ganyan. Then, from the top of the sinker, magtatansya tayo mga 8 inches. 8 inch or probably mga 7, ganun. Ganito yung gagawin, guys, oh. Ito. Ganyan. Ayan, ulitin ko, ah. Ayan, oh. Ayan, ganyan. Then, fold niyan to, ganyan. Ay. Ganyan. Fold niyan pa ganyan. Then, kukunin yung line sa ilalim. Then, lock. Diba? May ganun na. Ulitin natin, ah. Fold. Then, kunin yung line. Then, tighten. Oh, diba? May ganyan na. Yun yung purpose ng overhand nut natin kanina. Ito, para mag-lock siya dito. Pagpasok natin, ihihigpit niya ng ganyan, i-slide niya dyan, then lalagotok niya na ilong pag hinila mo ng malakas yan. No? Maglalock na yan. Hindi na matatanggal yan. Then, ito na yung tsura niya. Ganyan. Tapos, lalagyan niya na lang yan ng dalawa pang kawil sa taas. O kung hanggang ilan yung gusto nyo, 5. Hindi na rin masyadong advisable na masyadong marami. Kadalasan namin ginagamit is 3 talaga. 3, 2. Ganyan lang, nagre-range. Pataas. Then, yun na yung ginagamit namin pang bottom fishing, no? Kadalasan namin nahuli dyan, canoping. O yung emperor fish, lapu-lapu, grouper, yan. Mga isdang bato. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na isang video natin gamit yung rig na itinuro ko sa inyo. So, kung napapansin nyo, 3 kawila yung gamit natin. Ayan o, tig-3 lapu-lapu at mga isdang bato yung nahuhuli. Kung gusto nyo panoorin, ilalagay natin sa description ang link para sa video. O, pwede nyo naman puntahan na lang sa ating channel at hanapin yung video na ito. Ayan yung mismo yung thumbnail niya. So, sa CBK naman is hindi ko ma-explain yung sa CBK. So, probably, guys, yung sa CBK natin is ibang video na lang, no? Gagawa na natin ng video yung CBK kung paano ginagawa kasi yung ano ng CBK, yung kawil niya. So, next video,
or gagawin lang tayo ng next ano nang para sa si Vicky. So yun lang para sa video na to, guys. Sana nakatulong ako sa inyo. 'Yun.